first and only wildlife and conservation program in the Philippines. Speechless. Pero mukhang malaki, no? At lakas ng hangin! Is 15 years strong. You see the power? It continues its advocacy in rescuing and treating animals. Yung mga ganitong classing stay, ilang beses nating inattempt na hanapin sila. Ah, yun na kayo. I try to smell it just to check if there's any infection. Showcasing the beauty and wonders of nature. Especially of the Philippine endemic species. First time ko makakita dito up close at mahawakan. Meron na raw blow at 12 o'clock. Yay! Bringing stories of hope and inspiration to save the environment. Dalawa sila! Oh my God, dalawa! Ang ganda! Not only here in the country, but also abroad. Nandito lang sila sa paligid. Ah, there. I got to stop. Ito, there you go. Ganda! Hosted by two of the most credible wildlife veterinarians in the country, Doc Nielsen Donato and Doc Ferds Recio. This is Born to be Wild. First and only wildlife and conservation program in the Philippines. Speechless. Pero mukhang malaki, no? At lakas ng hangin! Is 15 years strong. You see the power? It continues its advocacy in rescuing and treating animals. Yung mga ganitong classing stay, ilang beses? Historically, there were Philippine crocodiles here, and reintroduced lang sila. Ito mga pawikan na to, they're very friendly. First time in, 16 years of documenting wildlife na nakakita tayo ng wild na pawikan na kagaya nito na lumalapit talaga sa tao. Isang dekada na ang lumipas mula nang bigyan ng bagong tahanan ang ilang Philippine crocodile sa Siargao. Sa paglipas ng panahon, kamusta na kaya ang kanilang kalagayan? Saan yung bakas? Ano yung bakas ay dito? Ah, diyan lalabas. Diyan pa naman daanan. Okay, oh my goodness. Ang tawag dito is Pagungawan Marsh. Historically, there were Philippine crocodiles here and reintroduced na lang sila. Noong 2013, and in fact kasama si Doc Ferds, dito nag-release ng mga Philippine crocodiles sa maliliit pa lang, mga juvenile. And that has been 10 years.
At sabi nila nakakita na sila na nagne-nest dito. Kasama ang bantay gubat na si Fredo, pupuntahan namin ang mga lungga na mga buhaya. So, saan tayo ngayon punta, Fred? Dito po, padalikilid. Papunta dun sa kuweba. Sa kuweba? Itong pagpunta ng mga buhaya sa kuweba, kailan nyo na-discovering pumapasok sila ng kuweba? Pag ganito pong tagtuyo. Pero pag tumaas po yung tubig, hindi po makikita sa kuweba. Dito lang sa mga gilid-gilid. Paano mo sila hinahanap? Sinusundan ko lang po yung nila, yung mga bakas nila. Pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga residente sa paligid ng marsh. Mga isda rin ang nagsisilbing pagkain ng mga buhaya dito. Pero bago pa man marating ang kuweba na sinasabing lungga ng mga buhaya. Ang daming patay na isda. Ano kaya ang epekto nito sa mga buhaya natin? Pati yung mga maliliit patay. Kumipag siguro to. Dok lang lason. Naku. Hindi rin naman ito mabatay kasi medyo malayo na. Ginamitan ito ng lason. Pagdating sa kuweba, kumpirmadong dito sila naglalagi. Natuntun nila Fred ang ilang bakas na makukuha ng mga buhaya. Wala na. Nandiyan na lahat yung mga bakas niya. Ebidensya na nandiyan siya sa loob pero hindi namin makita. Saan kaya nagpupunta? Pero may mga pagkakataon daw na lumalabas sa kuweba ang mga buhaya. Sa mga video na ito, nakuha ng ilang residente, makikita ang isang sub-adult na buhaya na tumatawid sa kalsada. Indikasyon na nasa paligid lang sila ng highway na ito. Dandaan na. Tawa pag hindi sigurado. Dinala kami ni Fredo sa lugar kung saan nakuhanan ng video. You have crocodiles here and you have the main road. Makailan lang isa. Dalawang buhaya ang tumawid dito nung gabi. Sinimulan na ni Fredo tanggalin ang mga bato. Mas pinipili nilang magtago sa masisikip na butas at masusukal na lugar. Nang maaninag ni Fredo ang buto ng buhaya. Palabas na, palabas na! Gumalaw na! Diyan na! Diyan na! Diyan na! Ito mga pawika na to, they're very friendly. First time in, 16 years of documenting wildlife na nakakita tayo ng wild na pawika na kagaya nito na lumalapit talaga sa tao. Today is the barter day. Nandun sa side na yun, karamihan sa mga produkto nila ay mga sea products. Gusto mo palit? Hindi, ayaw niya. Walang gustong palit sa manok ko. Yeah.
Okay, the message came from Tina Cute Videl. Dok, paano po ba i-handle yung aggressive na Shih Tzu? Nakatrauma po kasi nung first, na actually the last po na pinagulong natin namin siya. Problema to ng mga madaming pet owners. Sometimes kapag aso naging aggressive after grooming, siguro naman silang painful or not pleasurable experience from the grooming. So na-associate na nila yun, kaya ayaw na nila. Anong pwedeng gawin? Pumunta sa veterinaryo, pasurin. Sometimes ang problema lang pala, masakit yung ipin na iniinda matagal na, kaya they're cranky. O kaya masakit pala yung tenga, o kaya may problema sa isang parte ng katawan niya na iniinda niya for the longest time. Kaya nagiging mas aggressive and protective na rin siya sa kanyang sarili. Your veterinarian will be able to prescribe you medications and suggestions on how to calm your dogs. So if you have other questions, huwag lang po kayo mahiya na magtanong sa ating social media page. Hi, good morning. Tanong isa, bakit yung aso mo hindi lumalaki? Adult na siya pero parang tuta pa rin ang itsura niya. There can be a lot of reasons behind this. Kailan malaman natin na wala siyang mga congenital diseases, ano? Sometimes dogs, pag pinanganak, merong mga congenital defects tulad ng merong mga butas na hindi nagsara sa liver o kaya sa heart, hindi nagsara. This can cause stunting o yung pagkabansot ng mga alaga natin. Kaya mas maganda ipa-check natin. Or minsan genetically maliit sila. Sa Shih Tzu nga meron tinatawag na princess type. Yun yung runt or yung bansot dun sa mga magkakapatid. Sana nasagot ko yung katanungan. And thank you for... Sa lugar na ito, sa Siargao Island, madalas raw makakita ng buwaya ang mga residente. Minsan, kahit sa tabing kalye. Putol? Putol, no? Pati yan. Palabas na, palabas na. Gumalaw na, dyan na. Gumalaw na. Yan. Baka dyan lalabas, dyan pa naman daan. Oh my goodness! Dito dumaan sa ilalim ko! Mabilis na nakapagtago ang nakita naming buwaya. Isang magandang sinyalis na nananatili sila ritong mailap. Sukat ng nagpakitang buwaya, isa na itong adult Philippine crocodile. Hindi malayong kabilang ito sa mga dating nirelease na mabuwaya matagumpay man lumaki dito sa Panguwasan Marsh ang ilang buwaya. Hindi ibig sabihin na ligtas sila sa mga panganib bukod sa mga nakita naming patay na isda. Baklad na linalagay ng ilang residente ang nakakuha ng aking atensyon. So, ito may naglagay ng trap para sa mga bayawak, sa mga ibon. Ito po nagka-bull-bull na itong beetle na ito. Oh my gosh, it's still alive, patay na. Na-stuck na yung leeg niya. Sa mga net na tulad nito, natatrap ang iba't ibang klase ng wildlife kasama na ang mga buwaya. Panganib din ito sa isa pang reptile na naninirahan sa marsh. Nitong taon lang, isang endemic na ibid o Philippine sailed fin lizard ang na-rescue ng grupo nila Fredo mula sa lambat. Pinangalanan nilang Iteteng. Makalipas ang ilang buwan ng pag-aalaga sa kanya, oras na para i-release si Teteng pabalik sa kanyang natural na tahanan. So ito na yung magiging bagong tahanan ni Teteng. It's a very handsome male ibid.
Teting, paano mo na huli itong napakagwapo na ibid dito? Yan sa amin, sa likod ng bayan, may tanim kami ba na kamote? Kamote. Ah, anong... Kumain kami ng dahon kasi. Noong una, alam mo bang ito yung kumakain o hindi mo pa? Nakikita ko ba talaga? Nakikita mo talaga? Anong oras sila kumakain ng ganyan? Mga banda mga umaga. Sa saglit na panahon ng pag-iikot ko sa paghungawan marsh, nakakatuwang makita na naririto pa ang mga buhayang makalipas ang isang dekada. Pero nakita ko rin na patuloy pa rin nahaharap sa mga panganib ang mga buhay ilang dito, mga natural na residente man o dayo. Sana magsilbi itong paalala na dapat manaig ang respeto at pagprotekta para sa mga hayop na nagsisilbing tunay na mga bantay ng ating kalikasan. Inabutan ng Born to be Wild team ang isang pawikang mahina at balot ng lumot. Parang may kakaiba sa ano niya, bunganga niya, kaya nilasundan namin. Na kulukutan yung liig niya ng ano, nylon. Pero kung sino dyan? Hindi siya hirapan siya makaano, kalangoy. May nylon. Payat na siya, nagpayat hirap na. May kawil siya. May sakit. Ang pumulupot na nylon sa pawikan ay maaring net na pangisda. Maaring sumabit ito sa kanya habang lumalangoy o di kaya ay napagkamala niya ito pagkain. Medyo sana ako itanong. Paniwala ng ilan, ang sino mang lumapit sa cottage, mapahamak. These are aquatic snakes. And yet, merong garapata tayo nakikita dito. At tapos nandito siya sa gitna ng ano, ah, nasa gitna siya ng dagat. It's been 11 years that I started Born to be Wild. Ngayon lang ako nakarating dito. Napaka-importante pala ng Pilipinas para sa mga birds na ito. So, hindi nila inaasahang pag-atake ng dayuhan. Di rin patatalo ang fiddler crab. Sino kaya ang magwawagi? May question tayo dito galing kay Roberto Esparago Bartolay. Doc Ferds, aso ko po, bingi, wala po nang itinanganak. Alaman lang po namin na bingi nung lumaki na. Di po na pa-check up ni minsan. Ngayon lang po din ako nakakita ng aso na bingi. Sana po matulungan niyo po ako sa aso po namin. Salamat po. I'm so sorry to learn about your dog, no? Dog's condition. Yes, may mga aso na nabibingi. Or minsan pinanganak na silang bingi kaya their new learning curve nila mas mabagal, mas patagal, no? However, may mga aso naman na nabibingi because of certain condition like trauma, accidents o kaya yung mga medications, no? Drugs na binigay sa kanila that can cause deafness. Isa pa, siguro mas maganda kung hindi natin for your dog's safety, hindi na ilalagay lang natin sila sa isang lugar na safe sila. Sa fence area, sa loob lang ng bahay, hindi sila pakalat-kalat dahil pwede sila ma-aksidente. Dahil hindi nila naririnig kung sakaling merong mabubusina o kaya tawag sa kanila, hindi sila madaling ma-startle. However, hindi man sila nakakarinig, they can sense vibrations from the floor. So kung tatawagin mo siya, pwede mo i-stamp yung iyong paa and that will create vibrations sa floor parang giving signals to your dog na nandyan ka na. O kaya, padating ka para hindi sila ma-startle, magbato ka dun sa harap nila ng halimbawa chinelas or kahit anong gamit near their area of vision para makita nila kung papalapit ka na or nandyan ka na so that they know more or less. No? So these little things can help your dog adjust. At it's still very much compatible to life. Okay, may katanungan lang kayo, sulat nyo lang dito at susubukan naming sagutin yan every week. Hi, Quenny Cruz.
Thank you sa iyong katanungan. Ano? Ang tanong mo is kung normal ba na nagkakaroon ng mga patsi-patsi yung pusa mo. No? Hindi to normal dahil ito ay isang sinyalis ng skin disease. Pwedeng fungus yan or pwedeng allergies. Pagka nasistress kasi yung mga pusa, they keep on leaking an irritated area. Naglalagas o nagsished yung kanilang balahibo dyan. So, I advise na mapacheck mo ito. May question tayo dito galing kay Nacious Pets. Doc, ano po kaya ang posibleng cause ng sudden na pagpayat ng mga rabbits? Kahit okay naman ang food intake nila. Okay, Nacious Pets, no? So, yung mga rabbits mo, tignan mo mabuti kung ano ang pinapakain. Baka hindi tama doon sa age at saka doon sa yung proportion na pinapakain mo sa kanilang pellets at saka ng hay. Number two, kailangan pasuri mo din, baka may mga parasites ang iyong mga rabbits, no? Baka meron sila mga intestinal parasites that are competing with the food that they're ingesting kahit madami ang pagkain nila. Pero madami naman pala silang competition sa loob ng kanilang intestines, no? And if you have other questions, please po. Isang lalaki ang sunod ng sunod sa isang dambuhalang pawikan. Halatang may edad na ang pawikan kaya hindi na ito makalangoy ng mabilis. Hanggang sa naabutan siya. Ano kaya ang gagawin ng lalaki? Sa di inaasahang pagkakataon, isang pawikan ang nalagay sa alanganin at kailangang sagipin. Sina Sharon, Empoy, Juan at Tatay Bert, tagapagbantay ng mga pawikan. Kasama nila ang aming team na kinukunan ang ganda ng lugar hanggang sa isang residente ang tumawag sa kanila at humingi ng tulong. Nakita ng aming cameraman na may kakaiba sa bibig nito. Parang may kakaiba sa ano niya, bunganga niya, kaya nilasanda namin. Pawikan. Napansin nila na may nakapulupot din sa flippers nito. Agad silang nagsibabaan sa bangka para tulungan ang pawikan. Kawawa. Napulukutan yung liig niya ng ano? Nylon? Hindi siya hirapan siya makaano? Kalangoy? May nylon! Payat na siya! Nagpayat hirap na! May kawil siya! May sakit! May bukod sa nylon, balot na rin ito ng lumot. Isang indikasyon na may sakit ito. Kaya mas lalong nahihirapan itong lumangoy. Kitang nanghihina na ang pawikan. Kung di matatanggal ang nylon, maaaring malunod at mamatay ito. Ang entanglement o pagkapulupot sa nylon ay nagdudulot ng pagkalunod, gutom, physical trauma sa mga buhay ilang tulad ng pawikan. Doon namin dadalhin yan dahil para mapangalagaan siya. Mabantayan ko. Mabantayan. Ano? Kung mayroong kailangan magamot, may gamutin. Ay dito kasi malayo sa amin, hindi namin mabantayan. Para sa amin nagbabantay, masakit din. Ang bagay, hindi naman sinasadya ito, kawil eh. Hindi lang pala siya makaganyan. Dahil itong mga nylon, nakagapo sa palikpik niya. Dalawang palikpik, ganyan o. First time po namin naka-ano po ng ganitong na ano po siya, ng nylon. Okay. Kapayat na, wala nang alas, ano? Hindi siya makaayos kain, tinginig. Nylon pa, may kawil. Sinubukang kagatin ni Empoy ang nylon.
Nang matanggal ang tali, tinignan nila kung kaya nitong lumangoy palayo. Pero biglang bumagsak lang ito sa buhangin. Kaya mas lalong nag-alala sila Emboy. Inobserbahan nila ito ng ilang oras. Hanggang sa... mukhang nakakabawi na siya ng lakas. Nang nakapagpahinga, ay na nila umangat sa tubig at lumangoy palayo sa isla. Ayan o, nangangamoy na. Tinamaan din dito kasi may swelling dito. Pati yung paa niya, actually pati yung tail. So nabubulot na, may amoy pa nga eh. May question tayo dito galing kay Elmar Castro Lopez. Ano po ang gamot para sa asong maraming pulgas? Elmar, so yung aso mo kahit nakatali, hindi ibig sabihin nun, hindi na siya magkakapulgas. No, yung pulgas yung pupunta sa kanya. The best na gawin is, bigyan mo ng anti-tick and flea preventive. No, alam mo kasi yung mga pulgas, kapag sumisip-sip yan ng dugo, can cause anemia, lalo na kung sobrang dami ng pulgas niya. At nakaka-transmit ito ng mga diseases, halimbawa ng mga bulate, no, tapeworms, kapag nakakain yung aso mo. May mga shampoos din at saka soap, pero not as effective as the ones that you give orally and then you spray, or yung mga spot-on treatment na nilalagay sa likod nila. The best is go to your veterinarian and consult them for the best treatment for your dog. I hope I answered that question, and kung may katanungan pa kayo, tanong nyo lang dito. Okay, may question tayo dito galing kay Kai N. Doc, ano po ang gamot sa namumula po skin niya? At kamot ng kamot. Lagi ko po siyang pinapaliguan at wala po siyang purgas. Isa sa mga skin problems, kagaya ng scabies, fungal infection, yeast, no, dermatitis. Pinakamaganda nito ay sa magpunta sa veterinary mo, magpatingin, magpasuri, para malaman kung ano talaga ang problema at root cause ng kanyang pangangati, sa gayon mabigyan ng tamang lunas. So I hope I answered that question, Kai N. And if you have other questions, please write them down and we will answer them for you. Sa wild, matinding laban ang nagaganap sa pagitan ng iba't ibang hayop. Narito ang tatlong matitinding away ng aming nakunan sa paghahanap ng ligtas na matitirhan. Dalawang fiddler crab ang nagtagpo. Ang problema, iisang butas ang napili nila. Sa puntong ito, kailangan nilang magtagisa ng lakas. Ang mananalo, siya ang magmamay-ari ng lungga. Sa huli, ang mas malaking fiddler crab ang nagwagi. Pabagsik man tingnan ang mga crab dahil sa kanilang sipit, nag-iiba ang sitwasyon kapag malakas ang kanilang kaaway. Sa isang suntok, kayang patumbahin ng mantis shrimp ang isang crab. Ayaw ng mantis shrimp may ibang hayop na lalapit sa kanyang tirahan. Ang kanyang panununtok, parte ng kanyang depensa. Hindi lang agawa ng teritoryo ang dahilan ng away sa wild.
sa isla ng Taytay sa Palawan, mapayabang namumuhay ang mga tao kasama ang mga bawigan. Sa una, aakalain mong parang tinatawag nila Sharon ang kanyang mga anak. Pero yun pala, mga pawikan. Tuwang-tuwa namang lumapit ang mga pawikan kay Sharon. Pero paano nga bang nagkakaroon sila ng ganitong pagkakaibigan? Kailan nagsimula yung naging parang friendly sila sa inyo? 2018 po. Ano po nangyari noong 2018? May dumating po na bagyo, tapos naibasan po sila, natuyuan po sila ng dagat. Naiwan sila dito? Opo. Tinulungan po sila ng mga tao dito sa barangay na ibalik sa dagat. Simula noon, nag-ano na po sila dito sa amin, na amo. Halos nasa 100 pawigan daw ang nandito. Pero 8 lang ang kilala nilang maamo sa tao. At ang unang lumapit ay walang iba kundi si most friendly pawikan ng isla, si Leonardo. So first time ko naka-experience ng ganito na pawikan, nasukatan na natin siya, 103 at saka 90 something yung CM yung male. First time yung nakuha na ng ganong details, kaya maganda ma-examine din natin siya. No? Ito yung palatandaan na healthy yung mga pawikan kapag malinis yung kanilang carapace ang ganyan, no? Walang damage, walang sugat. Male, look at this. Ginagawa lang natin to because we're examining it and then nagkukuha tayo ng details niya. But if you're a tourist, pupunta kayo dito, dapat safe distance lang. Hindi nyo sila dapat hinahawakan para hindi sila ma-stress out. No? But itong mga pawikan na to, they're very friendly. First time in 16 years of documenting wildlife na nakakita tayo ng wild na pawikan na kagaya nito na lumalapit talaga sa tao. So si ate dito na nakatira, no, sa barangay dito. So kilala na siya ng mga pawikan on a daily basis na may mga pumupunta rito. Siya na yung kasama. Nakilala ko rin sila Empoy, ang masungit na pawikan. Si Ilonggo, ang swimming buddy. At Ashley, na ayaw paawat sa pagkain ng seagrass. Pero habang hinahanap ang iba pang friendly pawikan, may namataan sila Empoy na hindi pamilyar na mukha. At merong itong matinding bakas ng paghihirap. Ayan o, nangangamoy na. Tinamaan din dito kasi may swelling dito. Eto o, yung sugat niya dito. Pati yung paa niya, actually pati yung tail. So nabubulok na, may amoy pa nga eh. Nangangamoy na nga eh. Ang problema na dito tayo sa isla, yung resources natin are very limited. Pwede kasi nating ayusin to eh. In the meantime, ito lang muna yung magagawa ko. Bigyan ko siya ng antibiotics. Alright. Ideally, dapat luginisin natin to. Ito kasing carapace, buto nila yan eh. Hindi yan shell na parang pwede nilang alisan or anything. Parte yan ng ano nila, ng katawan nila, buto yan. So kung pag natumaan, para kang nabalian sa tao, ang equivalent. And then, you can get infected like what's going on now, no? So what we're doing, tinatanggal natin yung mga necrotic tissues. Again, yung ginagawa natin is just temporary relief. Pagkatapos magamot at malinisan, agad naming itong binalik sa kanyang tirahan. Kagaya nito sir, marami mga bangka dito. Ano yan, pagka nakita nila na medyo tatamaan nila, yung driver na mismo umiwas. Sa saan nyo pinapark yung sasakyan? Kasi po, kung dyan lang din, mahirap minsan yung iiwasan nyo lang eh. Kasi lahat naman yan eh, may iniiwasan lang eh. Pero may tatamaan pa rin. But if we will delegate a parking space, and then ito i-cordon off natin sa pawikan lang yan. Okay na yan. Marirealize din nila na, bawa ano tayo dyan, huwag tayo dyan dumaan.
At gaano pa man kabait ang mga pawikan dito, sinisiguro nila na may distansya pa rin sa pagitan ng hayop at tao. Gusto ko lang pong banggitin ulit yung babala. Siguro remind lang natin. Sa dami ng lugar at lawak ng karagatan na pwedeng tirahan ng mga pawikan, ang islang ito ang kanilang napili. Hindi lang dahil sa sagana ito sa kanilang pagkain, kundi alam nilang ligtas sila sa piling ng mga residenteng kasabay silang lumaki at tumanda dito. Walang aatrasan para sa kalikasan. Doc Fords Resyo. Ako si Doc Nielsen Donato. Born to be wild. Fun episode. Yes, ready na. Tayong hinanda para sa iBelievers natin.